Thank God it's Friday at 12 ho ng Abril. Magandang umaga po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho natin umpisahan ang sumbungan at imbestigahan, kami po ay papakilala po namin sa inyo, mga community service partners po namin sa Bitag. Tandaan, hindi po kami mga public servant, kaya hindi po kami pwedeng gumawa ng public service. Public service ay ginagawa po ng mga public servant, mga taong gobyerno, at sila po ay nasa loob ng mga tanggapan po ng pampubliko. NGO, non-government organization po, ang hanay, nasa hanay po kami, kaya kami po ay nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. At meron po kami mga katuwang. Sino po yung mga katuwang po namin sa aming community service partners? Kilalanin po sila. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Sa paglalakbay ng hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng Bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Rain or shine, be active. Stay hydrated. With Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag sa Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ngayong 2024, iniahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Alam niyo mga boss, mas marami pa pong kami ho mga community service partners na ayaw po magbigay ng kanilang mga pangalan. Anonymous kung tawagin po. Kaya sila po ay gusto lang may tahimik na tumutulong sa aming community service. Ito ho'y community service at partners po namin sila. Ngayon, mga boss, umpisa na ho natin, ano? Sa mga gusto hong lumapit para magsumbong, bukas po ang aming tanggapan, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon po yan. Ngayon, nga pakiusap lang po namin, nire-require po ng building na naka-mask po muna lahat ang pumapasok. And sa dahilan na gusto po natin mapanatili dahil dito po sa ginagawa po namin, security rin po namin mahalaga, kaya yung mga security... Ito naman ho, ng Bitag, huwag po sanang maging madamdamin kung kayo ginagawa po yung frisking at metal detector ginagamit po namin dahil dumadami na po lumalapit sa amin. Sa mga malalayong probinsya na hindi po makarating sa amin, pwede po kaming i-message, kami na pong tatawag sa inyo. Huwag na po kayong pumunta rito sa opisina para naman maabot namin kayo, digital na po tayo ngayon. Pero doon po sa mga lumalapit na dumadami po, sige lang, okay lang po sa amin. Basta sundin po natin alas 8 ng umaga
Tsaka po kami nagpapapasok pagkatapos hanggang alas 2 tinatapos po na. Wala pong pwedeng maiwan na hindi po namin naasikaso. Lahat po yan naasikaso po namin. Matatagpuan po yung aming building sa Ritual Center, 102 Timog Avenue. Yan po, 102 Timog Avenue. Sa Quezon City po yan. Kami po, Timog, sa lahat po ng mga reklamo at sumbong, pinakikinggan po namin, may mga investigators po kami. Sinisiguro po namin, lahat po, iniimbestigahan na maigi, may due process po kaming sinusunod. Pagpamilya na po ang pinag-uusapan, ang ginagawa po namin, nagiging kami po sensitibo dyan. Pro-family po ang Bitag, kaya lahat po ng mga sumbong, kapag medyo personal na po yan, or mag-asawa, ginibigyan po namin ng privacy, maliban na lang po kung pananakit. Pananakit. Ibang usapan na po yan. Pero kung maaari po sa mga personal na bagay o away-asawa, tumutulong po kami pero hindi na po namin ine-ere to make sure na hindi po nasisira yung pamilya. Pro-family po ang Bitag. So, lahat po ng mga sumbong, reklamo, binibigyan po namin ng agarang aksyon, pakikinig, pag-iimbestiga. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, may sariling tatak. At yung serbisyo po namin, community service, Tatak Bitag. Ako po si Ben. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag, ipabitag mo. Kinang mula Kapis, pinabitag ang kanyang kapitbahay. Tubig sa balon, nagiging sahi ng sakit dahil dinudumihan. Lupa sa tabing dagat, tinayuan na istruktura, kapitan ng barangay, nagpabitag. Munisipyo, hindi raw nirirespeto. Pinalayas na, inabando na pa. Mag-anak mula sa Cavite, iniwan ang kinakasama. Bitag, tulong! Mga pulis at tanza Cavite, hinaharas ako. Pati pamilya ko dinamay, pinuntahan pa sa bahay. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga boss, mula pong Kapis, ang ginang, eto po'y lumapit po sa amin. Ano hong pinag-uusapan? Yung balon. Yung tubig daw, dinudumihan ang kanyang kapitbahay. Nagbiyahe pa po patulong Maynila, si Annalina. Maipabot lang po yung kanyang sumbong sa aming tanggapan. Ang kanilang balon daw, ay tubig, ano? Abay, pinagkukunan, dinudumihan ang kanilang kapitbahay. Hindi na raw nila mapakinabangan ng tubig dahil nangitim na at nagkaamoy. Ang kanyang mga anak nagkakasakit na rin daw sa ituhoy pagdumi ng kanilang balon na itinuturo niya po sa mga kapitbahay daw nila. Ang detalye ng sumbong, panorin. Ako po si Annalina Francisco Elias. Bumiyahe pa po ako ng Kapis. Papunta po dito kay Sir Ben. Humihingi po ng tulong. Mapalinis po yung balon namin kasi dyan po kami kumukuha ng tubig. Kasi yung tagas na gumagaling sa kapitbahay namin, pumupunta doon sa balon namin. Yung mga anak ko, yung nagkakasakit na dahil sa tubig na madumi. Kaya sana mapaayos na nila yung tagas nila kasi doon kami kumukuha ng pang-araw-araw namin, pangligo, panglinis, panglaba at saka yung pangluto namin. Sana maayos na nila yon para hindi na po ako mahirapan mag-igib doon sa kapitbahay namin. Sana po, Sir Ben, matulungan niyo po ako mapaayos at mapalinis yung balon. Kasi po, ako na lang po yung lahat yung kumikilos din. May sakit din po kasi yung asawa ko. Okay na. Okay, alam niyo na. Ah, okay? Do it. And then, pagtulungan niyo doon, contact the barangay. This is what we're gonna do. Para lahat, pag, ano yan, panganib yan eh. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, live sa ating studio mula Kapis si Annalina Elias. And siya po ay pinatuloy po muna namin sa Sogo kagabi dahil gahinin pa po siya, ano? Nagbiyahe pa po ito. Kaya siniguro po namin na meron po muna matuloy. Ang salamat po talaga sa aming community service partner, ang Hotel Sogo. Ngayon, ito po yung mga pamilya rin na pinakita po namin na may kasabay din po siya na mga galing po sa ibang probinsya kasama po yung mga anak at magkaiba po sila, ano? So, ang sinasabi lang po namin, bawal pong matulog sa labas at ayaw po namin may nag-aantay. Ginagawan po namin ang paraan sa aming community service partners. Yung nakita niyo po kanina, isang pamilya rin po yan. Binigyan po namin ng accommodation muna
para lamang sila huwi huwag nang bumalik doon sa kinampanggalingan. So, yan na pong aming ginawa. So, eto na po ang ating gagawin. Kakausapin po natin si Annalina. Annalina, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Okay. Kahapon nakita ko kasama mo yung anak mo, di ba? Okay. All right. Yung balon ninyo, tao, sinong gumawa ng balon na yun? Kayo? Kami po. Hinuka, naghukay pa kayo? Po. Mm-hmm. Taong 2017, abohi, nagpahukay po sila ng balon. Si Annalina at kanya sa kanyang baku, sa kanilang bakuran para magamit ito ng kanyang pamilya. Ang tubig, nagmumula sa balon na ginagamit daw na bilang panlinis. Sinabi niya po kanina yan, panlaba, panluto na rin. Taong 2020. Nagsimula raw makontaminate yung tubig ng kanilang balon dahil sa maduming tubig na umaagos mula sa kanilang mga kapitbahay. Hindi nila na ito'y magamit dahil nang itim na yung tubig, nagkaroon ng masangsang na amoy. Naging sanhi na raw ito ng pagkakasakit ng kanyang anak. At nais lamang ni Annalina matigil ang pagdumi sa kanilang balon para magamit nila ito muli. Ang simple lang to. Ngayon, itong ating gagawin ngayon, ano? Kakausapin natin si Annalina. Annalina, tulad ng sinabi ko kahapon, nagbiyahe ka pa. Opo. Eh, pwede naman kaming tawagan. Pwede naman tayo mag-video call. Kaya lang, eh, nandito ka na. So, sige. Tatanong ko sa iyo, ito ba'y pinaabot mo sa barangay ninyo? Hindi po, sir. Bakit hindi mo kinausap yung barangay captain para naman sa una kasi kapitbahay na patungkol doon sa balon ninyo na nadudumihan ng mga kapitbahay ninyo, parang tuloy, hindi nyo na magamit. Hindi ka ba lumapit sa barangay hindi, para sabihin? Hindi po, sir. Asawa ko po kasi yung may gusto na pumunta dito eh. Ah, mister mo, gustong pumunta diretso na kayo, nagpabitag na kayo. So, yung mga kapitbahay mo, kinausap mo ba para hindi sabihin? Hindi rin. Kasi magkagalit sila eh. Yung mister mo? At saka yung sila, magkagalit. Yung mister mo at kapitbahay. Yung may misis ba yung kapitbahay? Opo. Hindi ba kinausap si misis ng kapitbahay? Sabi, boss, o yung misis, nag-uusap kayo, tubig namin, wag naman ito, nadudumihan. Medyo magandang pakiusap kasi kapitbahay. Hindi po sir, kasi palagi naman po sila galit eh. Ah, nagagalit sa inyo. Mm-hmm. Alright, ito pong ginagawa po natin. Dahil lumapit ka na sa amin, ano? Pagdating kasi rito, pwede naman natin lapitan. Ang barangay kasi, kapitan, ay yung ama ng barangay. Pero kung gusto mo talaga nasa itaas, yung ama na mismo ng bayan ay yung mayor. Ang mayor naman kasi makakatulong yan. Kasi sa ilalim ng mayor ay yung mga barangay at may konseho rin yung mayor. Sa mga ganitong klaseng reklamo, ay paminsan-minsan pwedeng lapitan ng mayor. Pero pag pang barangay, obligado. Kaya lang mahina at ang signal doon sa inyong barangay. Kaya sinikap natin tawagan ng mayor para makausap at napag-alaman naman ng mayor ang reklamo. Ano bang gusto mong mangyari dito kung sakaling malapitan natin si mayor? Ipalinis lang po sana at saka po maayos para magamit namin ulit. Okay. Meron lang akong suggestion kung sakaling nakikinig man si mayor o yung barangay. Mahalaga sa inyong tubig. Nabubuhay ang tao. Ang katawan ng tao, 80% liquid, dugo, tubig yun, ano? Kaya mahalaga yung tubig. Kaya lang siguro yung iyong balon, paligiran mo siguro ng konkreto o hollow blocks para hindi siya mahaluan, iangat ng konti para walang malaglag. Kasi pag may nalaglag dyan, matanggal yung tubig, delikado yung anak mo. Okay? Huwag kang umiyak. Ba't ka umiiyak? Bakit ka naluluha? Natutuba lang po ako. Ha? Natutuba lang po ako. Nakarating ako dito na safe. Okay. Tears of joy. Opo. May nakikita. Kahit hindi ka naman pwede pumunta sa akin, pwede mo kami tawagin. Pero subukan natin. Okay, sa linya ng telepono, si Mayor MacArthur Valderrama. Mayor Valderrama, magandang umaga po sa inyo. Mayor? Hello, Mayor Valderrama. Valdemar. Valdemar, Mayor Valdemar, pasensya na. Mayor Valdemar, nandiyan po ba sa linya ng telepono? Good morning, Sir Ben. Okay, good morning, Mayor Valdemar. Ng Capiz, ano? Hamindan, Capiz. Mayor, may nalapit po sana kami sa inyo, Mayor. By the way, Mayor, good morning nga pala. Naka-live po tayo sa IBC-TV 13, Mayor.
At saka sa aming digital. Good morning. Mayor, simple lang po to, although kayo po'y ama ng bayan, pwede naman sana sa ama ng barangay, kaya lang didiretso na po namin kasi may balon po siya, nahahaluan nata yung tubig ng dumi, baka sa tulong po ninyo, kahit na papano, magawa ng paraan. Una, ang aming suggestion sa kanya, mapaligiran sana ng konkreto yung kanyang balon na para wala pong mahulog. Tama? Kasi tinatakpan lang. Kaya nahahaluan din ng dumi. Kung iaangat ng konti, may lalagay tayo ng konkreto, kwadrado ng hollow blocks para maiangat ng konti, para may harang. At the same time, yung tubig na umaagos, hindi papasok sa kanyang balon. Yung ba'y posible, Mayor, sa tulong po ninyo? Opo, Sir Ben, kahapon po nung tumawag si Sir Dean sa opisina, mga alas 5 na po ng hapon, pumunta po kami doon sa area, kasama ko po yung barangay captain ng barangay Pangabuan. Ba? At personal ko po na nakausap yung asawa ni Analina at saka yung kapitbahay po nila. Kasi mga kilala ko din po yung mga dalawang pamilya na po yun. Ayun. Opo, at mismo yung balon na contaminated. Actually, nakita ko po na talagang contaminated at hindi pwedeng magamit ng pamilya yung tubig sa balon. Yung una po, kinausap ko yung asawa po ni Ma'am Analina at nagtanong po ako regarding po sa naging reklamo po nila dyan sa programa po ninyo. At doon ko po napag-alaman na medyo matagal na rin po na hindi po nila nagamit yung balon. Okay. At personal ko po na nakita na maitim talaga yung tubig doon sa loob. Okay. Mayor, baka mahirap po ba, Mayor, kung sakaling mag-request na lang tayo for community, parang may, alam mo yung pump na pwede na lang magpatayo na lang, lalagyan, mas safe na po yun, baka sakaling, kung magagawa po ninyo, kung may budget po kayo, Mayor, alam mo naman kasi ito'y pinabudgetan, para doon lang sa lugar na parang sharing na lang na mas safe pa po kaysa yung poso. Yung pinapampo na parang, what do you call that, na parang may mga binubomba-bomba yung tubig na kukunin sa ilalim ng lupa. Opo, Sir Ben. Bali yung bahay po kasi nila, nasa populated area na po. So yung mga kapitbahay nila, malapit na po yung bahay. Kasi yung area po ni ma'am na andyan po sa istasyon ninyo ay mga nasa 100 square meters na po. Sa likod may bahay dito sa kanilang side, may bahay din. At saka yung location po nila, medyo may hilly portion. So, nasa baba po yung bahay ni Ma'am Analina. Ayun. Tendency po, kung malakas yung ulan, kahit ayun doon sa Bulubunduki na area, talagang dyan dadaan yung tubig papunta sa tapat ng bahay po nila. Okay. Ayun. Mayor, una sa lahat. Sige, tuloy mo, Mayor. Apo, tapos yung area po nila ni Ma'am is more or less nasa 100 square meters. Doon po mismo sa 100 square meters na yon, doon din po mismo yung septic tank ng CR po nila. Ay, nako. Kaya kung tingnan natin, mga nasa 8 metro hanggang 10 metro ng yung layo ng balon, doon sa septic tank po. Nako. Kaya yun yung problema. Okay. Tapos yung area din po doon sa kapitbahay, nasabihan ko na rin po na yung drainage nila na malapit doon sa balon, wag na muna nilang gamitin. Ayun. Magpagawa sila ng isang drainage na mas malayo po doon sa balon. Okay. At saka mayroon po sila kasing gripo na malapit doon sa area. Kaya sabi ko, ipaputol na lang yung gripo na kuminsan doon naghuhugas or ginagamit nila sa loob ng bahay. Alright. Kaya sabi ko, ipaputol muna yon, tapos ipadivert yung tubig. Alright. Pero hindi po natin siguro yung kung malakas yung ulan, talagang aagos malapit doon sa balon nila, ma'am. Well, Mayor, una sa lahat, ako nagpapasalamat at kilos agad po kayo, no? Natutuwa po ako sa, ako po, kayo ba'y, Mayor, na ilang term na po kayo? Parang experience na po kayo pagdating sa mga itong klaseng problema. Nakailang terms na po kayo? Nasa last term na po tayo, Sir Ben. Ayun naman pala, kaya kabisado niya na. Mayor, salamat sa pagtingin niyo agad, agarang sinilip niyo kahapon. Ano? Malaking bagay po yan, kapareho niyo sa ginagawa po ninyo, Mayor. Ano? Salamat po. Ano pong suhestyon na gagawin niyo ngayon? Paano po natin si matulungan? Na nakita niyo po kasi may mga parang tuloy, parang nakita niyo. Mas nakikita niyo po kung ano yung dapat. Ano bang dapat at nararapat kung titingnan po natin para medyo concern po ako doon sa sinasabi niyo, hili, pababa. So talagang aagusan ng tubig yun ng yung kanilang mahahaluan pag umuulan.
Opo. Tapos, yung una po na pwede po nating gawin is nakausap ko na po yung kapitbahay na wag munang gumamit ng gripo nila malapit doon sa balon. Tapos pwede po natin pakuha muna yung lahat ng tubig sa balon, ipa-alinisan po natin, tapos ma-observe natin pag may mga tubig na. At saka pwede natin mapatest sa sanitary inspector po natin kung malinis po yung tubig. Kung po pwede pa. Kung lalabas po na malinis yung tubig, posible yung mga tubig doon sa drainage, yun yung naka-epekto doon. Pero pag lumabas po na talagang hindi maganda yung tubig na lumabas doon sa balon, talagang yung area na po yung may problema kasi napalibutan na po ng mga septic tank. Alright. Parang titingnan niyo po kung fit for human consumption yung tubig. Yes, opo. Alright. Sige, Mayor. Ako iiwan ko po muna. Hahayaan ko po kayo bilang ama ng bayan na mag-examine sa kapakanan po ng inyong mga constituent. Tama po yung ginawa ninyo at ako po yung natutuwa. Dahil sa inyo po talaga, tinitingnan nyo yung ugat ng problema, hindi lang dun sa epekto, bagkus, baka kasi makaka-epekto sa nakararami. Natutuwa po ako dun sa action na ginawa po ninyo, Mayor. Sana karahat ng mga mayor, kapareho ninyo, sinusuri talaga. Ay, ginawa nyo yung pagsusuri. Kaya kami, mag-aantay na lang po muna. No? Ito yung kakausapin ko mo. Ang sinabi ni Mayor, pasusuri niya man yung tubig doon kasi baka panganib na, kasi baka apektado na, may mga septic tank na roon. So saan kayo kumukuha ng tubig? Sa ilalim. So ipapasuri muna ni Mayor yung kalidad ng tubig, kung yung tubig na yon ay fit for human consumption, kasi baka ayusin mo man kung baka sa ilalim noon, kasi may mga septic tank, may mga poso negro doon, baka apektado. So antayin muna natin. So pansamantala, Mayor, saan siya kukuha muna ng tubig? Meron bang pwede ba kayo mag-give sa iba? Doon sa kapitbahay namin na dalawang matanda, doon po kami nag-give. Doon muna. Pero malayo, sir. Ganun talaga ang buhay. Alangan ba naman pa? Ganito muna. Gagawa ni Mayor muna. Tingnan muna natin. Mas mahalaga hindi yung makakuha ka ng tubig kasi baka mamaya yung tubig na kukuha mo panganib na sa kalusugan. Alright? Kaya anhin ko yung tulong namin. Anhin ko yung kung sasabihin ni Mayor, abay, hindi na pwedeng gamitin yung tubig na yan. Pang mga pangdilig na lang yan, hindi na iniinom, hindi na pwedeng pangsaing. Eh kahit na siguro panlaba, baka mga tika pa dyan. Pangligo mo, baka mamaya magkanda, galis-galis ka pa. Tama ba, Mayor? Opo, Sir Ben, tama po. Kasi okay. Nung makita ko po yung tubig, medyo maitim na po. Naku! Sus Mario Joseph. Opo. Okay. Mayor, hahayaan po muna namin kayo magtrabaho rito at papakita niyo po. Dahil yun po talaga ang trabaho ninyo bilang ama ng bayan. So titingnan na lang po natin kung anong resulta ng inyong pagpapasuri doon sa tubig bilang ama ng bayan. So mag-iigib ka muna pansamantala kung ano yung findings ni Mayor, kung po pwede pa yung tubig kahit nasabihin hindi na po pwede, panganib na, hindi rin tulong, sayang naman ang tulong namin. Baka mapinsala pa kayong pamilya. So antayin muna natin ang resulta ng pagpapasuri ng City Hall. Anong municipal dito kay Mayor, ha? Mayor, mag-aantay na lang siguro muna kami. In the meantime, Mayor, we'll check you out siguro, Mayor, kung mga siguro in the couple of weeks kung ano yung findings po ninyo. Hindi po muna kami kikilos kasi mas alam niyo po ang ginagawa ninyo. Kami po yung nasa Maynila, ha? Maraming salamat, Mayor. Mabuhay po kayo, ha? Mabuhay po kayo, Mayor. Mabuhay din po kayo, Sir Ben. Thank you. Okay, ganito na lang. At least, pumunta. Ang ganda rito, tinawagan ng staff namin. Ano? Pagtawag, kumilos agad si Mayor. Okay. Kasi tinignan niya agad. Mabait naman po yun si Mayor. Sige. So ganito muna. Ang pagtulong namin ay mag-aantay tayo. Mag-iigib ka muna pansamantala. Ang maganda, nakaabot ka sa Maynila. Opo, sir. At least, okay. Okay ba sa Sogo Hotel? Opo, sir. Anong pagkain mo kaninang umaga? Ano yun, sir? Yung double piece na chicken. Okay, chicken. Ay, kagabi, anong kinain ninyo? Isda, yung bangus. Abay, okay naman. Okay, so okay. Nakatulog ka naman. Opo, sir. Hindi ba masyado malamig yung aircon? Hindi naman, sir. Pinatay ko ng madaling araw. Pinatay mo na. Okay, sir. Yan ang anak mo, kasama mo, ha? Opo. Okay, sige. Okay, gaganito. Usap tayo sa baba. Pumasok na si Mayor, ano? Antayin mo natin ang resulta kasi kahit itututuloy natin tapos gagamit kita ng tubig hindi maganda sa kalusugan, wala rin bisan tulong namin. Mas magandang hindi siya panganib. Opo. Kung pipilitin natin, gagamitin mo kahit panganib, parang gusto mo natang disidido lang sa buhay mo sa mundong ito, huwag naman. Ha? Okay ba sa'yo? Opo. O di kanina, umiiyak ka ngayon.
nakangiti ka na. Bakit ka ba umiyak kanina? Kinakabahan lang. Kasi po, wala po kaming panggastos na pagpagawa eh. Huwag mo munang isipin yung panggastos. Isipin mo muna kasi gagastusan mo man. Pero kung medyo panganib sa inyo, okay? Po, sir. Antayin muna natin si Mayor, okay? Pag sinabi ni Mayor, go, makakatulong si Mayor para ayusin na lang siguro dun sa lugar. Pero ako sa inyo, dapat meron na kayong isang poso roon para sa lahat na lang, eh, kaysa nagkakanya-kanya kayo eh. Sana nga sir eh, maganda nga yung, ano ba, yung buong barangay nagkakasundo. Nagkakasundo? Opo. Anong gusto mo? Pumunta ako rin, pagsunduin ko kayo. Hindi po sir. Hindi sunduin niyo ako, para dumating ako. Pag hindi, eh, alam mo naman, magagalit ako. Hindi, nagbibiro lang ako. Ayusin muna natin to. Pagkatapos, kung ano sasabihin ni Mayor, gagawa tayo ng ibang solusyon. Okay? Opo, okay na sa'yo? Opo, usap tayo sa baba. Opo, okay? Thank you, sir. Well, salamat din. Okay, ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak. Iba pong tatak ng bitag. Si Ben po ako. Ito po yung programang ilalabang ka, hindi ka iiwan. Hashtag, ipabitag mo. Susunod. Lupa sa tabing dagat, tinayuan na istruktura. Kapitan ng barangay, nagpabitag. Munisipyo, hindi raw nirirespeto. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag, ipabitag mo. Ang programang ito ay atid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Lupa, King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ping Ping's Lechon, handang ping ping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Pagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Ping Ping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Ping Ping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Ping Ping's Lechon. Bawat sulok ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, hindi titigil sa pagpapahayag ng impormasyong totoo at tama. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tutok 13 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml.
mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Robert Borje mula sa Climate Change Commission, the Vice Chairperson and the Executive Director. Malugod ko po kayong inaanyayahan na manood po ng Cabinet at Work dito lamang po sa IBC 13 kada Lunes, alas 4 ho ng hapon. Manilaman po ninyo hindi lang ang mga programa ng ating pamahalaan, pero ano pa ang dapat natin gawin para tayo magbayanihan, para tayo maging isang bagong bansang matatag. So samahan nyo po ang IBC 13. Samahan nyo rin kami. Sana po ay makita-kita tayo again. Dito lang sa IBC 13, Mondays at 4 p.m. Cabinet at Work. Ibabitig po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ibabitag mo. Ako po ay magbibigay muna ng babala, no? Ito naman ay All Points Bulletin. Marami na pong naloloko sa pamamagitan po ng social media at ang mga tao po ay talagang pumapatol po sa mga nakikita at nababasa niyo po. Anumang mga alok, pagbenta po ng mga motorsiklo, or mga ito'y sanlatira na bahay, o di naman kaya po lahat ng mga produkto po na inaalok sa inyo na hindi nyo kilala, pinapatulan ninyo. Marami pong pumipila na sa amit, naloloko talaga pagdating sa mga Facebook. Ito po yung mga sa social media na mga produkto, trabaho, at anumang serbisyo na babayaran ninyo, na akala ninyo, nakakamura kayo, eh lumalabas kayo nagmumura dahil nabibiktima kayo. Huwag po kayo papatol. Mag-iingat po muna kayo. Anumang mga bagay na nakikita niyo po sa social media, pag hindi po kayo sigurado, wala pong masamang tumawag po sa amin. Isang guni para nang sa ganun, hindi po kayo mabitag, masilo, malambat, or mapatibong nitong mga dorobo na nagkalat na po sa social media. Mag-iingat po dito sa mga OLA, online lending apps. Ang dami na po nilang sinasabi itong mga OLA na sila daw ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission, ay dapat lang. Hindi mahalaga kung kayo rehistrado o may lisensya mag-operate. Ang kine-question yung sistema ng panloloko, panggigipit, pagpapahiya. So hindi importante yung inyong mga advertisement sa YouTube. YouTube ginagamit niyo sa kalokohan ninyo. Kayo mga nasa OLA, kilala ko kayo. Nililista ko mga pangalan ninyo, sinusundan yung programa namin, nakakala ninyo kung kayo yung rehistrado sa Securities and Exchange Commission, okay na kayo. Eh dapat lang, pero yung pamamaraan, sistema ninyo, panloloko ninyo, mga kolektor ninyo, ang gagaling ninyo magsalita sa social media, yung mga babaeng naglalaparan, ang kakapal na mga mukha na sinasabi na hindi kayo nanloloko, pero nagbago lang kayo ng mga pangalan nyo. So lahat po doon sa gusto mangutang sa online lending apps, mag-iingat po kayo. Di po namin sinasabing masama sila, pinag-iingat lang po namin kayo. Para hindi na po kayo maloko. Iba po kasi kapag naloko kayo, eh huli na ang lahat. So bago ang lahat, kung kinakailangan, ako po'y magsasabi sa inyo, bago ang lahat. Kung maaari, suriin na maigi. At kung po pwede, iwasan nyo na pong mangutang. Mangungutang kayo. Pagkatapos magigipit lang kayo, mas maganda siguro, huwag na po kayo mangutang. Kasi kung nangungutang po kayo, pagkatapos magrereklamo kayo, yan pong nangyayari. Huwag nyo nang patulan yung mga OLA. Kung maaari lang po. Kasi kung magrereklamo kayo, narereklamo ninyo dahil sinisingil na kayo, lalapit kayo sa amin, nangungutang kayo eh. Dapat bayaran. Subalit, kung pangungutang ninyo, kung tugma naman ang pagbayad ninyo sa tamang panahon, pero ginigipit kayo, ibang usapan yon. Anumang serbisyo, produkto, kapag tinangkilik ninyo, mananatili yan. Pag ang serbisyo, produkto, kumpanya, nire-reklamo ninyo sa kanilang estilo ng pag ito'y operations nila, nire-reklamo nyo, well, ibig sabihin, hindi kayo masaya, di huwag niyong tangkilikin. Simple lang. Ano mang serbisyo, produkto, kumpanya, nag-aalok ng pangungutang tulad ng OLA, kung hindi nyo kayang
siguro yung kanilang sistema, huwag na po kayo mangutang. Huwag nyo nang isumbong. Kasi hindi po natin sila, sila po yung mga tuso, magpapautang, tapos ginigipit kayo. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga sinasabi sa YouTube na sila yung rehistrado. Hindi po yung issue, yung panluloko, o di naman kayo panggigipit, pamamahiya sa inyo. Yun ang problema. Pag kayo'y medyo na late lang sa inyong pagbayad, abay sumasama ang loob ninyo, eh nangutang kayo eh. Mas maganda, huwag na kayo mangutang. Kung kayo yung mangutang, magbayad ng tamang panahon. Kung ano na pag-usapan, bayaran nyo. Yun pong aming sinasabi kasi marami pong lumalapit sa yung mga ola-ola. Yung mga investment. May pera pala kayo para mag-invest. Pagkatapos maluloko kayo, lalapit kayo sa amin. Eh, anong gagawin namin? Agawin ninyo? Eh, pagkakamali ninyo, eh, ang bitag po kasi lagi nandito po kami, nag-iisang pambansang sumbungan, marunong po kami makinig, mag-imbestiga. Iiwas po kayo sa lahat ng mga panloloko. Ang dapat gawin, bago po kayo kumilos, wala pong masamang tumawag muna at humingi muna ng advice. Legal advice man yan, may mga abogado kami. Or, kayo ba'y sinisilo ng mga manloloko, makakaiwas, naaamoy po namin yung mga dorobo. Kami po'y kontra doon sa mga pang-aabuso, panloloko, pananamantala, o di kaya yung mga nagpapabaya sa serbisyo na sila'y taong gobyerno, ipabitag nyo. Itaga nyo sa bato, ilalaban namin kayo, di namin kayo iiwan. End of story. Ito po, public beach sa Anda, Bohol. Tinayuan daw ng cottage at arkot na walang pahintulot. Barangay at munisipyo, abay, di daw nirespeto. Paglabag sa environmental laws at hindi pagsunod sa utos ng munisipyo, yan ang reklamo ng isang barangay chairman mula sa Anda, Bohol. Dumulog sa hashtag, ipabitag mong kanyang inarereklamong kinamkam daw ang lupain ng kanilang public beach at tinayuan naman yung struktura ng walang pahintulot. Sa kabila ng notice of violation mula sa munisipyo, sa tanggapan ng mayor, hindi pa rin daw sumunod at patuloy pa rin ginagawang illegal construction. Sino kayang sinasandalang pader nito? Alam nyo kasi pagdating, malaking issue sa Bohol, ha? Iwas kayo rito, nabubuisit na sa inyong secretary ng DNR, si... Naku, Marios, hindi ko nababanggitin ng pangalan, baka lalo mabuisit pa rito. Detalye ng sumbong, panoorin. Kumapit po ako sa bitag. Dahil marami pong nagsusumbong sa akin ng mga taga roon sa amin. Ito pong si Abdon de la Piña, nag-construct siya ng mga cottages niya doon sa mismong buhangin. Yun po ay public beach, so ito ay illegal po. Kumapit na kami sa LGU. Kahit sa DNR, ilang beses nag-inspeksyon ng DNR, hindi rin naman niya pinansin. Sinabihan siya ng taga DNR, itigil na yung trabaho nyo. Bagkus tuloy pa rin. Ngayon, yung mga isda ay umiiyak na sa akin sa barangay. Kasi po, yung mismong barangay road, inaangkin na rin niya. Barangay road yun, na sakop daw sa kanyang lupa. Kaya tinayuan niya ng dalawang permanent structure, tapos may ano sa taas, pagkakarinig ko, arko, lagyan niya ng signage. Sir Ben, ako po ito, pusong lumalapit sa inyo. Sana po ang problema naming barangay ay yung tugunan, aksyonan para po sa aming ikabubuti sa aming barangay. Take this. Alright, this is what you're gonna do. The first thing I have to do is to find out exactly the place, okay? Find out where the place is, the location. He's trying to find out, he's trying to tell us there is no business permit. But the business permit is not given by the barangay, but the LGU. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon live sa studio si Cap Servando. Magandang araw sa iyo, Cap. Magandang umaga din po, sir. Okay, sir, Cap. Okay. Tatanungin lang kita, ito ba'y nakaabot sa mayor ninyo? Opo. Ano naman ang sinabi ng mayor ninyo sa ginawa ng ito? Kasi pagdating sa mga struktura, building, structure, dapat sinusunod yan sa National Building Code. Kung illegal structure to, ang engineering ng City Hall, ang siyang or munisipyo, ang siyang magsasabi, bawal yan, wala kang permit. Pag pinagpilitan itong individual o kung sinong talpulano, si Esta, si Judas, si Barabas, si Satanas sa lupa, at pinagpatuloy niya ang paglagay ng struktura na walang pahintulot, na walang permit muna sa munisipyo or sa
City Hall, paglabag na yon, eh pwedeng magawan ng munisipyo mismo, una sa lahat, yung illegal structure. O ngayon, tanong ko lang sa iyo, ano bang ginawa ng munisipyo, ng engineering? Sila ba'y pinuntahan, binisita para sabihin illegal yan? Nasaan yung permit? Ang municipal engineer po ay binigyan ng instruction ng mayor na inspeksyonin ang area. Tama. Noong in-inspeksyon, totoo po na ito po ay lumabag. At binigyan ng kuan ng notice violation. Yeah, notice of violation. So ini-ignore po ito ni Abdon De La Peña. Sino to, sino tong tao na tong De La Peña na tong sinasabi ninyo? Residente din po sa amin 'yan. Magkakapitbahay lang po kami. All right. Ano bang katungkulan nito sa gobyerno o pribadong individual? Ano ba to, sino ba to? Wala ano? Siyang sa ngayon wala siyang katungkulan, pero tumakbo siya ng board member, hindi siya nanalo. Tumakbo na rin yung mayor, hindi nanalo. Mismong barangay po namin, natatalo siya. Hindi na mahalaga sa akin, natalo siya, nanalo siya. Ang pag-aabuso, ang paggamit ng otoridad na wala naman siya sa kapangyarihan, abuse of authority na wala ako sa kapangyarihan, abay may sinasandalan ka. Opo. So gusto kong alamin, sino bang sinasandalan itong tao na to? Meron kaya siyang sinasandala na baka opisyalis, kung hindi si mayor, hindi kaya baka congressman o gobernador, sino bang nasa likod niya? Kasi pag mga ganyang inaasta ng mga taong hindi sumusunod at binabaliwala ang munisipyo, ibig sabihin, meron siyang pader na sinasandala, ang gigibain ko. Kasi po, pakilala niya. Sagutin mo muna ako rito. Pakinggan mo sinasabi ko. Pag ang isang individual, patuloy ang paglabag at yung sinasabi yung pagsuway, defiance. Ibig sabihin, meron siyang sinasandalan na mas mataas kay mayor, makapangyarihan, either congressman, malay mo, gobernador, board member, o sino man nasa likod niya na parang hindi niya pwedeng gawin yung isang bagay na wala siyang sinasandalan. Yun ang gusto kong malaman kasi baka tayo nagsusumbong ka rito. Kaya ang gusto ko, tumbukin mo na kung ito nga ba'y medyo may sinasandalan. Alamin natin yan. Ito, itong gusto natin maintindihan. Itong parting to, gusto na natin isa-isa. September 2023, nagsimula raw itong illegal na pagtayo ng mga cottages ni Abdon De La Peña sa mismong buhanginan, sa mismong buha sa may sand ditong public beach, pampublikong beach po to. Ngayon, bukod sa mga cottages na to, nagtayo rin daw ng arko, entrance, kapareho nito. Ang pagtayo ng entrance ng arko na to sa beach na to, dahil dito hindi makapasok ang mga pump boat. At ginamit niya tuwing ito'y kalamidad. December 4, nag-report si Cap Servando sa kanilang munisipyo upang iparating ang ginawang illegal structure ni Abdon sa kanilang public beach. December 8, nagbigay ng notice of violation ang munisipyo kay Abdon upang ipatigil ang ginawang construction. Subalit hindi pa rin daw natinag at hindi sumunod at tinuloy at patuloy ang pagsuway, matigas talaga ang ulo nitong si De La Peña na to pagtatayo ng istruktura sa public beach. Dahilan daw ni Abdon, pagmamayari niya raw ang lupay ng kanyang tinatayong istruktura. Well, kahit na pagmamayari mo, kinakailan mo pa rin ang business permit. Nakipag-ugnay ng bitag sa inarereklamong resort owner na si Abdon De La Peña, hindi raw ito makakasagot sa programa dahil importanteng lakad nito sa kanyang oras. Itsura mo lang, ayusin mo muna. Subalit hindi raw humaharap sa bitag, handa raw siyang humarap sa bitag sa susunod na linggo upang sagutin ang akusasyon laban sa kanya. Hoy Abdon, makinig ka. Do not be hard to get because you're so easy, you're so soft for me. If you're trying to play hardball with me, I'm gonna make you so soft na baka hindi mo magustuhan. Ibang Tulfo ang kausap mo. Si Bitag ako. So, umayos ka. Pag ikaw'y nakaabot sa akin, pinagkakaloob namin ang karapatan mong marinig. Hindi kita hinahambalos. I'm giving it a warning because I'm giving you the opportunity, the due process, the right to be heard. So, if you give me the answer na parang suplado ka, ang pagiging suplado mo, hindi uubra sa angas ko. Lalamunin kita. So, ako'y nagsasabi lamang sa iyo, yung sagot mo, ayusin mo. So, ito naman sa Senro Tablon, nakipag-ugnayan din sa bitag ang Senro Talibon hinggil sa issue na to, subalit hindi raw muna sila makapagbigay ng pahayag sa aming programa. Bakit lahat ata? Pagod.
Ito'y sa alinsulod ng isang memorandum inilabas ng DNR Secretary Antonia Loizaga noong nakaraang taon. Memorandum daw, okay? Ini-instruction na ng lahat ng mga kung sino-sino bago magsalita programa. Hindi ko nababasahin ito, napakahaba nito. Hindi naman importante, hindi naman ako taong gobyerno. Kayong mga nasa gobyerno, makinig kayo, ano? If you are in the public service and you're in the public office is public trust, and anybody serving the interest of the people is called public servant. And if you're a public servant, you are obligated to serve your constituent or the people because the people are your bosses. Sila ang mga boss ninyo. So, kung nakakalimot kayo sa inyong mga tungkulin, didikdik ko sa inyo, makikitid na kukote, hard to get, hindi po pwede yan. Itong sinasabing mga impormasyon na dapat makaabot sa tao, huwag kayo magtatago sa inyong mga karsunsilyo kasi hahantingin namin kayo. Makinig kayo sa amin. Wala kaming sinasanto kahit sino, sekretaryo, senador, congressman, sa ngalan ng sinasabing serbisyo publiko na dapat ginagampanan nyo. Kami, matataengan ng taong bayan. Si Bitag, nasa 4th Estate. Nasisilip namin kung anong kakulangan, kahinaan, or pinagsasamantalahan, or mga sakit sa sistema na dapat matuwid. Kaya, kapag hindi natuwid to, manghihimasok yung sinasabing karagdagang batas sa ilalim ng legislatura in aid of legislation. Ang gusto natin pong sabihin dito para matuto po si Juan de la Cruz, nasa ehekutibo to under the office of the president, and hindi alam ng mga ng presidente to, baka kumisa nagkukulang sa mga secretary o sa mga sinasabi natin sa mga department secretaries tulad ng DNR. Pag nag-i-stricto kayo, ang ibig sabihin, you're not an open door, therefore you're hiding something. Kami sa media, we will sought you, we will look for you, we will give you the due process, the right to be heard, and people need to know kung ano mga hakbang ninyo. So kami, iba si Bitag. So ngayon, hindi kami nagpa-public service, we're doing a community service, kayo ang mga public official, do your job. Nasa privado kami, 4th Estate, mata, tenga, bibig ng taong bayan. At ang sandata namin nandito sa utak, nandito sa puso, nandito sa sinasabing, well, sinasabi natin effort na ginagawa po namin, wala kaming sinasanto. So, etong istasyon ng IBC, semi-government po to, and I'm not doing any public service, I'm doing community service para masolusyonan agad. So, sino to? Ito na ba to? Okay, si counselor na to? Okay, eto ngayon, ang counselor sa telepono. Magandang umaga, Councilor John Deligero. Good morning. Sir, ay nakaabot po ba itong reklamo rito na merong daw ata dyan na hindi na winirerespeto ang munisipyo yung kanyang structure building permit? And the violation ata sa public beach, nagtayo ng struktura, nagtayo ng arko, walang permit sa munisipyo. Ano pong ginagawa ng inyong sanggunian? Yes po sir, nag-conduct na po kami ng several investigations regarding po ng ginawa ng tao po na nabanggit ni po sir. Tapos on Friday last week na send na po namin yung third and final notice namin sa kanya para i-remove yung structures na illegally na kinonstruct niya sa easement. Okay. Hindi niyo ba sir napapansin na parang binabastos na po kayo? Yes. And hindi niyo ba na panapansin that he continues to defy and disregard you and as if you're nothing? Di kaya baka mayroon tong sinasandala na matas na official sa inyo kaya minamaliit lang kayo? Ini-small-small lang kayo, hindi kaya? Actually po sir, tinitreat po natin namin for the sake of fairness and transparency po sir. Kaya dinaan po namin sa due process. Hindi po namin alam kung sino ang nagandalan. Po, sir. Sir, matagal na po ito, December pa, tama? There's so much due process na parang ang nangyayari po rito, you're doing every due process and they're using the system of due process and they're abusing it, apparently. Pag hindi nyo po nababasa, you're being ignored and you're being defied and you're being insulto po yan para sa inyong mga public, kayo po yung mga public servant, pribadong individual po ito, and you're just simply upholding the law. Yun lang gusto kong sabihin, sir.
Yes po sir, pagkatapos po na through na po yung namin yung due process sir, ay implement na po namin. Okay, I understand the due process. Sir, ako ay nasa Fort Estate. Okay? I'm not doing a public service because I'm not a public servant. I am not in a public office and I don't use public fund. I'm using a community service by way of being in the Fort Estate. Pang-apat na haligi po kami. Nasa pangatlong haligi po kayo, ehekutibo sa ilalim po kayo ng sinasabing Office of the President, pang-departamento. So all I'm trying to say, kabisado ko po lahat yung sistema. Ang sinasabi ko po sa inyo, baka kasi nagkakaroon na po tayo ng bureaucracia. At yung bureaucracia na yan, ginagamit laban sa inyo. Hindi nyo ba nahahalata? Sir, sanggunian po kayo, may vice mayor po kayo at you're just chairman ng committee. And sino bang nasa itaas mo, hindi ba vice mayor? Yes po sir. Oh, well, mataas ang vice mayor mo, you're like a sanggunian, you're like the legislature. How come this person is defying? So what's your mayor doing? Are you coming up with a ordinance? Kulang pa ba yung ordinansa ninyo na dapat kailangan patgibayin ng batas na dapat gumawa kayo ng ordinansa diyan? Hindi kaya? Actually, sir, provide na po yung mga batas namin diyan sir. Well, na nasa kamay na po yan ng municipal engineer ang implementation. Well, why can't you just simply let the engineer, kayo sa legislature, kayo dyan sa sanggunian, because you have the ordinance, why can't you let them implement? Ay, ang problema kasi sir, pinag-uusapan, nabubwisit po yung tao. Pag pinag-uusapan po natin, alam natin ang trabaho natin. Tanong, ginagawa ba natin? Iba po yun sir, sinasabi natin, iba yung ginagawa. We can easily talk about the things that we should do. What we want to do is you have to move, take action, and then gamitin niyo po ang lakas ng batas. Yes sir, kami po sa sanggunian, ang trabaho lang po namin sir ay mag-legislate, tapos yung mag-implement nasa executive department. Well, ano pong inyong recommendation sa executive sa tanggapan ng mayor? So ang recommendation na po namin sir, para iparimove... Kailan po kayo nagbigay ng inyong recommendation to the mayor, the final notice na kung kinakailang iparimove ng structure, kailan po? Nasabi ko po kanina sir on Friday na send na po yung third and final notice. So na may maghihintay na lang po ng 7 days para action lang niya yung... Okay. Sir, pang ilang beses na kayo nilalabag nito? Sa incident po yan sir, first time pa po namin na-encounter yung taong na... Hindi, sa itong ilang hindi tao na to, ilang beses na kayo nilabag nito, ilang dinilog na sa inyo, konseho na po kayo eh, patawag nyo ng barangay dyan, pag pinatawag nyo ng barangay, patawag nyo si Mayor. DALG po, gamitin po ninyo lakas ng batas, may court po tayo na pwede pong i-remove na yan. Due process too much. Yeah po sir, kaya po isinandal na po namin sa municipal right. Engineer. Eh bakit hindi niya na po kumuha ng court order to demolish the structure na illegal? May batas po tayo, may hukuman po tayo sir eh. Yes po sir, yun na pong ginagawa. Bakit hindi niyo na lang siguro sir, hindi ko kayo tinuturuan sa pagiging pagiging konseho po ninyo. Ito po simple ninyo, may legal po kayo eh. Get your legal to move and then get that move na talagang sa munisipyo, sa RTC o MTC ninyo. Kumuha na kayo ng court order to demolish the illegal structure kasi nagde-defy na po. Tagtawag na po kayo ng pulis dyan. Why don't you do that? Bakit sa mga squatter stricto po kayo? Bakit sa mga squatter stricto po kayo? Pagdating sa mga privado, ang hihina ninyo. Natatawa po kayo. Sir, ganito na lang ano. Sir, okay, malayo pong mundo natin. Ako po ay nasa Fort Estate. Kami po ay national. Ayoko pong bumaba to tell you exactly what to do with your job. And so is your vice mayor. And so is your mayor. Nasa ilalim po kayo ng DILG. I-report mo yan kay Benhar Abalos. Si Benhar Abalos, i-report yan diretso kay Secretary Loizaga. And pag ayaw pa rin sumunod, then go to Department of Justice kay Boyeng Rimulya. Use the lahat na power na ganyan para bisitahin siya ng sinasabing, power lawyers and then yung mga prosecutor to say if you do not, then diretso na sa hukuman yan. Pag yan na nagsama Department of Justice, DILG, DNR, yung kung sino naman yung kulangot na yan, madali lang yan tirisin or madali lang yan ewan kung sabihin natin, mukhang natitinag po kayo eh. Third and final notice to remove the structure, binaliwala po kayo eh. Kinakailangan ko bang pumunta dyan, sir, para tingnan ko kung paano ninyo gawin ang trabaho ninyo? Yes,
Gusto mo ba, sir? Kukunan namin. Medyo gusto kong pumunta ata dyan para magdala ako ng mga cameraman, segment producer. Tapos, titingnan namin kung talagang matitinag sa inyo, kung gaano kayo ka-powerful, kaya nga kayo gobyerno eh. Di ba, boss? Lahat po itong mga pinag-uusapan natin, sir, i-review mo ngayon, sir, ano? I-review nyo mamayang gabi sa aming YouTube TV para lahat ng mga binigay kong tips sa iyo magagawa mo. Total, ikaw yung chairman ng Committee on Environment. Apparently, hanggang salita lang po tayo. Ako po, kilos! Pronto! Okay, i-review nyo na lang po, ano? Ako'y nakatingin lang at pinaabot ko lang po sa inyo. Walang galang lang po, trabaho lang po to, walang personalan. Kayo po'y public servant, ako po'y Fourth Estate. Kayo po nagsiservisyo publiko, ako po'y matataing ng taong bayan. Kapag hindi nyo po kaya, sabihin nyo, marami po tayong magagawa para lang yung, kung sino man yung kulokoy na nagmamatigas, makakatulong po ako. Gusto nyo po bang servisyo ko? Sige po, sir. Gusto nyo po bang maghimasok na ako, boss? Magagalit sa inyo, mayor, magagalit ang Bohol kung gobernador ninyo. Sino bang congressman nyo dyan? Congresswoman Tutor po, sir. Sino? Congresswoman, sino? Congresswoman Tutor po, Alexi Tutor. Tutor? Oh, sabihin mo kay Congresswoman Tutor, sinabi ni Congresswoman Tutor, kay Ben Tulfo mismo si Bitag, eh, baka sakaling gusto niyang tulong ko, kay Gobernador, palisin niyo na yan dyan. Illegal po yan ang sinasabi, nagbigay na, parang binabali. Para tuloy walang silbi yung munisipyo ninyo, sir. Sir, I'm sorry, but I have to be very brutally frank about this. Okay lang po yan, sir. Okay? I-review mo uli sa akin mang sinasabi para medyo matauhan yung inyong vice mayor at inyong mga mayor at inyong mga konsehal. Okay, sir? I-review mo pala, sir. Lahat na sagot binigay ko na po sa inyo. Ang kinakailangan po ay kilos! Ganun lang po. Okay? Maraming salamat, sir. Inaasahan ko may action po tayo by next week. Okay, sir? Sir? Okay, sige. Maraming salamat. Okay. Okay. Mga boss, hindi po ako nagsisino and I don't want to feel na para akong arrogant. Hindi po ako arrogante. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko kasi kung minsan nakikita na po natin na kung minsan may pagkukulang, nakita po natin kahinaan, ako nakita po natin kung saan pagkukulang. Hindi ko po trabaho pagsabihan sila, ako po'y trabaho po namin ipaalaala sa kanila. Hindi ko po trabahong itulak sila para gawin ang trabaho nila dahil sila'y binabayaran ng gobyerno o hinalal ang ilan sa kanila, ako po'y matataenga at bibig ng taong bayan. Ginagamit ko pong sandata yung kapangyarihan ng Fourth Estate na pakilusin, makipagtulungan sa pamahalaan. Ito po yung aking ambag. Kung kayo po'y nayayabangan, ala akong pakialam, ang mahalaga po'y serbisyo para sa inyo. Hindi po ako nagpa-public service, community service po ito. So, issued third and final notice. Tingnan natin kung magagawa. Kasi kung hindi, by next week, asahan niyo po. So, Bohol, get ready. Okay sa'yo? Anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po, sir, sa iyong tulong. Kasi kapag kami lang po ang gumagawa ng aksyon, talagang dinidipay kami ng tao na yan. Napakatigas talaga. Iwan ko kung sino sinasandalan niya. Malalaman ko yan. Medyo tumitigas-tigas ng pa ako, kaya kailangan ko siguro makalakad-lakad ng sandali. Kukunin niyo ako na niya. Lakad tayo, James! Bohol, get ready! Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Usap tayo sa baba, ha? Iba pong tatak namin, hindi po kami nagbibiro. Kapag kayo po'y nasa tama at mali yung sa kabila. Sa Bitag, hindi pwedeng pang-abuso. Bawal po ang mapagsamantala. Bawal yung manloloko. Bawal po yung nagpapabaya. Ilalaban po kayo. Hindi po kayo iiwan. Iba po yung serbisyo tatak ng Bitag. Pag seven na po ang kumana. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwalier. King's Premium 825 ml. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide
at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ping Ping's Lechon, handang ping ping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcore, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Ping Ping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang ping ping yan. For orders, visit Ping Ping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Ping Ping's Lechon. Sa Cabinet at Work. Paano ang pamamalakad sa pinakamataas ng sangay ng gobyerno? Ano ang tungkulin ng iba't ibang departamento? Kilalanin ang mga personalidad sa Cabinet Meetings at iba pang kawani ng gobyerno na katuwang ni Pangulong Marcos sa pagpapalakad ng bayan tungo sa kaunlaran. Lahat ng yan mapapanood sa Cabinet at Work tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pinsa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Ito po ay si Aludo Rota Chuseco, Undersecretary of the Department of Finance. Nais ko po kayong anyayahan na manood ng Cabinet at Work at IBC every Monday at 4 p.m. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Watch Cabinet at Work every Monday on IBC. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-apat ng hapon sa IBC 13. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero simbisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall.
at Plasmol. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825 ml. Mabibili din ang King's Premium 825 ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825 ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Kami pa ay itong hashtag ipabitag mo na papanood din po tuwing alas 11 sa CLTV 36. Alas 11 ng umaga, Monday to Friday, CLTV 36. At yung mga channels po nila, na mga cable. And at the same time, sa aming digital channel, sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ito po ano, medyo, ito po, dito po tayo talagang pagdating po rito sa mga problema pagdating sa pulis, ano? Mga taon sa pulis, pinuntahan daw siya sa bahay niya, tinatakot at ginigipit. Ngayon, ito ho'y lumapit sa amin sa hashtag ibabitag mo. Mula taon sa Cavite, pinagbabantahan daw siya ng mga pulis at pinupuntahan para sa kanyang bahay. Pagbisita ng mga pulis, nakita sa CCTV. May nagte-text rin daw kay Mark na mag-ingat siya sa daan. Trauma at takot na raw ang nararamdaman. Eh, sino ba naman di matatakot? Pag pulis na medyo, ibang usapan dito. Ang mga pulis, ay marami tayong kaibigan ng mga pulis. Sa totoo lang, ano? Kung kayo yung mga nasa Philippine National Police, kami po ay pro-law enforcer. Pero kapag medyo iba na po ang kilos ninyo na to serve and protect, kayo na po yung demonyo sa lupa na nananakot, abay, makakalaban niyo po kami. Wala po kaming sinasanto kahit sino. Trauma at takot raw nararamdaman ng pamilya ni Mark matapos siyang bisitahin ng mga pulis. Kahapon, nakausap ako rito, may mensahe ako doon sa mga nagpapadala ng message. Hindi po ako nagbibiro. Tumatawag kayo, nagpapaliwanag kung pulis ba kayo o sino kayo nananakot. Kapag kayo'y hinanting namin, hindi kami nagbibiro. O, makinig kayo rito ah. Taon sa Cavite, I want you to listen carefully, listen good. Iba mga detalye ng sumbong, mas magandang panoorin niyo. Mapit po ako sa hashtag ipabitag mo. Disko po sanang i-complain yung mga pulis na pumunta po sa aming barangay at nagtatanong po ng aking background. Meron na po akong natatanggap na pagbabanta. Balak nila akong kasuhan or arestuhin dahil nga nagpapanggap daw akong isang sundalo. Ang kinakatakot ko po, eh baka po ako ay biglang arestuhin at taniman ng kung ano-ano man. Kaya po lumapit po ako dito kay Sir Ben Tulfo para po mabigyan ng aksyon yung aking hiling at ma-verify po kung bakit po nila ako pinaghahanap. Wala naman po akong nagawang kasalanan. Take this. I'll handle this. Gusto ko malaman lahat, pati provincial director kung sino. Boss! Bossing! Boss! Sasagot. Oy, makinig ka, sa bitag to, ako kausap mo si Ben Tulfo, ka. Nagbabanta ka raw, kumigil ka, ha? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kami po sa bitag, hindi po kami palabas. Programa po kami, pero ang programa po namin, mga totoong tao, totoong sumbong, totoong reklamo, totoong pananako, totoong panggigipit. Totoo lahat. Ngayon, iba po ang sistema po namin. Pag nasa tama ka, ilalaban ka. Di ka iiwan. Makakasama natin yung live sa studio si Mark. Mark, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, sir. Okay. Ikaw ay dating reservist sa, ano ba to? Sa Fort Bonifacio, Taguig, 1303. Ano ba tong RD na to? Army po siya, sir. RD, okay. Yes, sir. So, inactive status ka ng 2016? Yes, sir. Okay, okay. Ngayon, itong Abril 4, may mga pulis na pumunta sa barangay ninyo, Barangay Tres Cruces. Hinahanap ka ng mga pulis? Yes, po. O, bakit ka raw hinahanap? Bali, nakareceive ako ng tawag kay Kapitan. Tinatanong niya kung meron akong mga nagawang kasalanan o waran o pares kasi may mga pulis daw doon sa na nagtatanong tungkol sa akin
binabackground po nila ako. Sabi ko naman po, wala naman akong ginagawang masama. Tsaka wala naman po akong kaso. Okay. Ang mga pulis, una sa lahat, linawin natin. Kayo mga pulis, katuwang namin kayo, pro-law enforcer po ang bitag. Ganon din po pagdating sa mga nagsiservisyo sa bayan, mga sundalo. Pero hindi lahat, kahit na sa media, may mga barumbado kami sa hanay ng media. Ang bagay na gusto kong malaman. Mark, hindi kaya may mga derogatory reports sa komunidad na may mga community intel na kuminsan tinetext po yan sa mga pulis kung saan-saan na pag tinetext yan ay reklamo laban sa mga kapitbahay mo. At doon nalagay ka sa community intel, hindi naman masama yon para ikay bisitahin, kumustahin. Ano nga ba ang reklamo laban sa iyo? Ikaw ba'y medyo walang problema sa barangay? Wala naman po, sir. Wala ka namang nabarangay o nakaaway na kapitbahay? Wala naman, sir. Di ka naman kaya nagbabanta o nanakot ng mga kapitbahay mo sa komunidad? Wala naman, sir. So, hindi ba wala ba nagsampa ng kaso sa iyo? Pananakot, panggigipit, o ano mang bagay? Wala po, sir. Lahat ito'y tinatanong ko kasi kabahagi ito pag nag-community intel. Yes, sir. Nung araw, pag sinabing community intel, nagtitext lang, isang text lang yan para i-validate ng mga law enforcer or PDEA sa individual para ma-validate nila. Kuminsan sa barangay, pag may reklamo laban yes, sa iyo. Wala ka bang kagalit na kapitbahay o kagalit sa komunidad ninyo o may nayayabangan sa inyo o di kaya medyo na nasagasaan mo? Wala po, sir. Actually, sir, board of director ako, member ako ng board of director dati, sir. Doon, sir, sa subdivision namin. So, homeowners association? Yes, sir. Nagpaliga rin ako para sa mga kabataan, sir, nung after ng pandemic. Mm-hmm. Bali, hanggang ngayon, sir, tuloy-tuloy yung liga doon sa amin. So, bakit ang mga pulis lumapit sa'yo? Hindi naman lalapit sa'yo yung mga pulis, makukursyonatahan ka dahil kung may nag-report sa'yo, parang binisita ka lang sa lugar. Hindi kaya may nakakitaan ka ng mga armas or display ng mga... Alam mo kasi pag reservist ka, meron ka, I don't know, kung meron kang sinasabing may tawag dyan, mission order, MO, na naggagawa ka ng armas, ay tanong ko sa'yo, eh, hindi kaya para nakitaan ka, displaying of your firearms publicly, na that's supposed to be concealed. Ito yung mga kung minsan nagiging reklamo sa mga reservist. Eh. Sir, wala naman po akong baril. Meron ka bang firearm? Wala po. And then, 2016 pa po kasi ako noon, sir, sa reservist. Okay. So, after that noon, sir, public, inactive na po private, ako niyan. Ano? Okay, sige. Kasi po, nagkaroon na ako ng trabaho sa private company. Okay. Ano bang sa palagay mo, bakit ka medyo binisita ng mga pulis, sa anumang kadahilanan? Ano bang nagawa mo sa palagay mo? Hindi po pwedeng, lahat ng bagay may dahilan. Yes, sir. Hindi ko po alam, sir, kung ito po ay connected doon sa may 2021 po na meron po kasi akong kinasuhang pulis na nagwala po doon sa amin. Mm-hmm. Bali, nalaglagan po yung misis ko noon ng baby. So, sinampahan po namin ang kaso. Kaso nga po, kapitbahay din namin, kilala rin namin po sila. Mm-hmm. Nagkasundo naman kami kasi may pamilya rin, sir, na awa mm-hmm. kami. Para rin makabalik kami sa bahay namin, sir. Ngayon, no, nakabalik kami, kinontinuous namin ulit yung buhay namin. Ngayon, 2024, sir, may mga ganitong sistema na nangyayari sa amin, sir. Actually, yung sa barangay, nung April 4, and then nadagdagan pa yan, sir, nung April 5 and 6. May mga pumunta doon sa bahay, sir. Meron daw akong bata, 14 years old minor, na katulong daw. Apparently, minolestya ko. And then, nito lang, lately, sir, nakuha na ng CCTV ko sa bahay. Nagpunta sila, sir, sa bahay ko. Sabi ng mga kapitbahay ko, agad silang tumawag sa akin na marami daw pulis doon na naglalakad daw ako na mayroong barel. Eh, which is, hindi na ako nauwi doon, sir, from start na nagpunta ako dito sa inyo. So, kaya ako lumapit, sir. Baka kasi hulihin nila ako. At taniman ng kung ano-ano, eh, mahirap naman po yun. Okay. Mabuti ka mo, sinabi mo sa akin, ano? Kasi kanina, wala ka nang wala, wala ka nang wala. Lahat ng bagay may dahilan. Apo. Either nayayabangan sa'yo, either nakabangga mo, either nagkaaway kayo, kaya nagkaroon ng problema. Ngayon, sige. Tatawagan ko muna sino si Kap?
Okay, tatawagan ko muna si Cap dito para malaman. Si Cap Edward Toledo, nasa telepono, Barangay Trascuse, Stanza, Cavite. Cap, magandang umaga sa iyo, Cap. Hello, Cap? Apo, sir. Magandang umaga po. Cap, kilala niyo po ba itong si itong lumapit po sa amin? Siguro naman ay si Mike. Hello, Cap? Apo, ano bang sir? Problema rito na binibisita raw siya ng mga pulis dyan sa Tanso, Cavite? Dahil ano bang naging problema sa barangay, Cap? Wala naman, sir, na bad record po yan sa barangay eh. Ang naging usapin lang po yan nung time na 2020 o 2021 po, mm-hmm, may nakaaway lang po siyang pulis. Aha. Regarding sa family problem po nila, mm-hmm, ngayon po na magitan lang po ako doon, okay, eh, hindi naman po sila nagpaayos sa akin po, binigyan ko po ng endorsement sila. Aha, so, korte na po. Okay. May certificate to file action na dahil hindi naayos. Opo, okay, opo. Okay. Opo, binigyan ko po sila ng CFA. Okay. So, doon sa parting yun, ano bang naging problema ron? Ito ay away barangay, away kapitbahay, away, ano bang nangyayari? Hindi pagkakaintindihan? Anong... Opo, hindi pagkakaintindihan po, away kapitbahay. Mm-hmm. Alam ko, okay po sila eh. So okay na. Hindi po natin, hindi, alam ko po okay na po sila ngayon. Hindi ko lang po alam kung bakit may mga ganyang issue pa uli kay Mark. Okay. Hindi bilang isang ama ng barangay, ano, Cap, ano? Apo. Bilang isang ama na kamba ng barangay diyan. Anong pagkakilala mo rito kay Mark? Ako gusto ko maging balanse, ano? Gusto ko lang okay, baka sakaling maitulong mo sa amin. Be frank to me. Diretsuhin mo na ako ng totoo para kung apo, ang tao'y talagang ginigipit, tinatakot kapag nagpabitag na at medyo totoo ang kanya. Ako'y ilalaban namin 'yan. Hindi namin iiwan apo, kasi kung ano yung tama ay tama, ang mali ay mali. So, kinakailangan ko ng, validation sa'yo. Kinakailangan ko ng, ano ba yung eyeball mo rito, anong nakikita mo rito? Yan po kasi nakilala ko po yan sa amin bilang nasa sakupan ko po ng subdivision. Okay. Nakilala ko po yan nung ako'y hanggang kapitan po ngayon. Siya po ay... officer ng HOA po, BOT. Okay. So good. Naging kaibigan ko po siya kasi po naging BOT siya po yung may hawak ng sports. Mm-hmm. Yun, umpisa okay po noon. So good standing sa Makatuwid, good standing in the community kung titingnan natin. Apo. Walang reklamo ng kapitbahay maliban dun sa pulis, walang pananakot, walang pang-aabuso itong si Mark. Meron naman pong nakakaalitang kapitbahay, pero mga simpleng bagay po, naayos naman po nila. Alright, di pagkakini, okay lang yon. So, apo, hindi ba naman si Mark or nasa mata ng mga police for community intel na parang, alam mo kung minsan mga police nakakatanggap ng mga intel, kaya lang mahirap i-validate yan. Eh, baka kasi maabuso yun. Kasi nung araw, mga 2008, 2009, 2010, nagtitext yan sa mga police. Tapos binavalidate yan, pumapasok yung mga PDEA, pumapasok ng iba, ay kuminsan naaabuso yan. Base po sa record sa aking barangay, drug trade barangay po kasi ako eh. Mm-hmm. Siya po ay wala pong record na nasa drugs watch list ko po. Wala. Alright, po. Okay, sige. Ako'y maraming salamat po, ano, Cap, wala na po akong tatanong sa inyo kasi po kayo bilang maraming naman. Maraming salamat din thank po. Thank you, ha? Apo. Okay, sige, Cap. Thank you po, sige po, thank you po. Kaya ako nagtanong, pasensya ka na, kung medyo ako diretso ako magtanong. Okay. So, sino ang pumunta sa inyo sa bahay mo ng mga pulis at bakit daw sila pumunta roon sa iyo? Sir, na-identify po nung ex-o ni Cap yung nagpunta sa barangay, si Jojo Malaluan. Hindi ko po alam kung anong ranggo. Mm-hmm. Yun po yung nagtatanong sa akin. Bakit ka raw tinatanong? Ano doon dahilan at bakit nagtatanong? Nagpapanggap daw po akong sundalo. Okay. Hindi ko alam kung saan nakuha yung mga ganong... Sige. Ano? Alright, sige. Dito, sa linya ng telepono, si Police Senior Master Sergeant Israel Belilla. Magandang umaga po sa inyo, Sarge. Sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Okay, Sarge, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag po namin, Sarge. Ano? Nakalive po tayo sa IBC TV 13, Sarge. Ano?
Apo, sir. Sarge, ako'y tatanong lang, ano? Eh, may lumapit po sa amin dito. Mayroon daw atang isang pulis daw nagpapakilala. Titingnan ko muna kung ito nga ba'y nasa listahan natin. Jojo Malaluan. Ito ba'y pulis? Sir, opo, ano siya po ay patrol member na nakakasakop sa ano po? Okay. Sa barangay po ng ano, Cruce. Police patrol officer siya, tama? Opo, sir. Alright. Sarge, tatanong ko lang, gaano katagal na to si Jojo Malaluan? Pag police patrol, PF, parang kung sa military, PFC po yan. Tama? Ano po siya, PO3 na kung sergeant, sir. Oh, sergeant na siya. Mm-hmm. So, ay naka-assign dito sa amin sa Tansa Police Station. Okay. Wala po ng taon, noong October pa lang po. Okay, so tanong ko sa kanya, anong trabaho niya? Siya ba'y nasa Intel? Nasa patrol po. Trabaho po sir ay mag-ikot, mag-police visibility po sa mga area po na nasasakupan po nila. So, wala ka bang dispatch or report mula dito kay Sergeant Malaluan patungkol dito sa komunidad na kanyang binisita at nagpangalan ay isang individual ay Mark Rehor Excretor na medyo dyan ay nakasulat man lang na binisita niya for purposes na nareklamo ng kapitbahay or anything trouble na parang responde. Meron ba tayo yan? Wala po, sir. Ang wala lang noong 2020, meron po siyang, yung kinakasama po yata niya, may nagreklamo po sa dito sa amin, pero na-file na po sa court. Hindi. Si Malaluan po yung gusto ko maintindihan. Wala naman po, sir. Ang kausap ko po siya... Sinong siyang pong kausap niyo? Si Jojo o itong si Mark? Si Jojo, sir. Si Jojo Malaluan, sir. Opo. Ano bang issue ni Jojo, Mark? Di Jojo kay Mark? May personal na alitan ba? Wala po. Hindi po siya... Tinanong ko po si Malaluan, Sergeant Malaluan, hindi po sila magkakilala. Hindi rin po sila nakikita pa personal. Alright, okay. Sarge, kung hindi po sila magkakilala, wala po akong nakitang probable cause na bakit pupunta siya sa bahay nitong si Mark na wala namang responde, wala namang report, walang reporting party. At pakisandi po dito kay Sargento Malaluan, umayos na, kasi naintindihan ko yung nature ng patrol officer kung police. Naintindihan ko yung intel, naintindihan ko lahat na trabaho pagdating sa police. Okay, ngayon. Kung itong si Malaluan ay nag-iimbestiga, nagtatanong sa mga kapitbahay, wala na sa poder niya, wala na sa trabaho niya, ang tawag ko niyan, grave threat na po yan. O nagpaparamdam siya ng takot para makaabot doon sa kapitbahay ng mga nitong si Mike na lumalabis na siya sa kanyang trabaho. Maliban na lamang kung meron siya mapapakitang intel sa bitag na itong taong nasa harap ko ngayon, ay sangkot sa sinasabing illegal na aktibidades na patunayan niya muna sa korte, dapat nare-report muna dyan sa sinasabing prosinto ninyo sa kanyang boss. Kung itong si Malaluan nakikinig ngayon, pakisabi mo sa kanya, wag na wag niyang gagawin yung maglibot at magtatatanong doon na parang nagpaparamdam siya na iniimbestigahan niya na merong pananakot na po ito. Sarge, nagkakaintindihan ba tayo rito? Sige, sir. Sige po, Sir Ben. Pakisabi sa kanya, kasi kapag hindi, ito ba si Malaluan to? Hindi ko po ilala, sir. Itong video na to, na pag nakita to ngayon ng regional director, pag nakita to ng PNP chief, marami na kaming trinabahong mga lukulukong pulis dyan. Ano ba yung pinasok yung profesora? Anong the time? Kung anong sa Imus Cavite Police, tanggal na lahat yun. Baka mga sample lang kung mga ito. Tandaan, si Bitag po ako, hindi po ako nagsisino. Ang sa akin lamang, kung wala na sa trabaho niya at wala siyang mission order na wala siya sa intel, at hindi niya trabaho magparamdam sa lugar, mag-aakusa na may baril o nagtatanong na may baril, pananakot na pong ginagawa niya. Baka kasi, maglagay din ako ng patibong dito sa taong Jojo na to sa loob mismo ng sinasabing police regional director, provincial director, na hindi na tama ang ginagawa ng police natin kapag wala naman derogatory record, walang reporting party, walang intel na mangmumula sa presinto na itong kanyang kapitbahay ba o kung sino man to
na hindi siya maglalakad, magtatatanong-tanong, gagamitin niya ang uniforme niya laban doon sa kanyang taong pinag-iinitan na hindi na to sa trabaho, illegal na po to. Sarge, narinig mo ba ako? Hindi po, sir. Iimbestigahan po namin yan. Ay, siguro, Sarge, makaabot muna sa inyo ngayon. Oh, sige. Ako lang naman, protocol procedure sinusunod ko. Any patrol officer, pag siya'y nagpapatrolya, unless plain view may nakita siya na bagay na hindi tama, pwede niyang, well, he can do a traffic stop, motorist stop, pedestrian stop, ang tawag niyan, and question. At yun lang naman. Well, ngayon, pwede po yun. Pero yung ika'y magsusulisit ng mga information, magtatanong-tanong at nagpaparamdam ka sa lugar na tinatrabaho mo to, eh nag-iiwan ka ng mensahe na parang tinatrabaho mo, makakaabot, may pananakot na po yan. Wala na po sa trabaho ng isang patrol officer na kapag walang intel na hindi alam ng kanyang presinto na may tinatrabaho siya sa kanyang personal na alit, personal na bagay na gusto niya malaman sa isang pribadong individual na hindi natungkulin ng pulis, para magsuri, mag-background check, at nagpapaiwan siya ng sinasabing, you know, leaving messages sa mga kapitbahay, hindi na po maganda sa tenga po namin sa Bitag. So, pakisabi muna, dahil kay Sargento dyan, baka pag nakausap, mapakiabot lang na hindi tama yung gawang trabaho na yan. Opo, sir. Okay. Kakausapin ko rin po yung inyong Chief of Police. Kasi itong tao ito natatakot dahil nanggigipit, may mga lumalapit na, nagbabanta, kung ano man pagbabanta, hindi ko maintindihan. Sa linya ng telepono, si Police Lieutenant Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Police Colonel Ricardo Jr., magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, sir. Good morning po. Sir, siguro napapakinggan niyo po yung aking mga sinasabi po rito sa protocol and procedure, isang patrolman. Ang trabaho ng isang patrolman, unless plain view, may reporting party, pwede po siya manuri, magtatanong-tanong sa neighbor to investigate if there's anything sa neighbor na mga, sa mga neighborhood na yan. Pero po, sir, dito, natatakot po yung isang individual na homeowners association member, the board siya sa mga bata, nagpabaligyan ng basketball, ex ano po siya, reservist, wala namang siya yung derogatory record, isinusuri po siya, sir, at marami daw ang pulis na nagtatawag. Ito raw si itong pulis na itong Jojo Malauan, pulis daw po to, sergeant. Eh, nagtatanong-tanong dito sa tao na to. At kaya siya pumunta na sa amin, hindi na makapunta kasi may mga nagbabanta na raw daw sa kanya. Yes, sir. Sir, ganito, pwede po bang i-advise nyo si Mr. Mark na pumunta sa dito sa opisina ko? Para sige, sir. Well, sir, maraming salamat po, sir. Ano? Hindi po ako makikialam. Sasabihin ko po sa kanya, Mark, pwede kang pumunta kay Colonel Ricardo. Ha? Mag-usap na lang kayo. Sir, thank you so much for listening. Thank you so much for opening your door. Mabuhay po kayo. That's all I want to hear from you, sir, na pinapupunta niyo para kayo na po mismo. Apo, dito po sa provincial office, dito po sa Imus. Sige, sir. Pagpuntahan niya. Sir, iiwan na po namin. Pwede niyo ibigay yung number ko, sir, para, pwede niyo ibigay yung number ko sa kanya para tumawag po na. Sige, sir. Sir, with that, sir, ako'y nagpapasalamat na po sa inyo, sir. Thank you so much. No problem po. Alright, sige, ganito na lang para maayos na yan. Nagbigay na ako ng protocol, procedure, kung paano paging police sa inyo, patrolling. Dito sa parting to, ipapasok kita dyan. Ano? Para masabi mo naman doon, dalhin mo yung misis mo, pati barangay na rin siguro, para naman to vouch for you. Okay ba sa'yo? Okay, sir. O doon muna tayo, ha? Apo. Para medyo makalma na. Ayoko nang dagdagan pa baka kasi ayokong umabot sa punto na parang gumagawa ako ng eksena na hindi naman. Ayoko lang yung bagay may pananakot or anumang bagay na medyo yung privacy mo na-invade na ibang usapan na yan. Tandaan! Pag ikay nasa tama, pag may pang-abuso, pag may pananamantala, pananakot, panloloko, pagpapabaya, ipabitag mo, ilalabang ka, di kay iwan. Thank you, sir. Alright? Usap tayo sa baba. Ito po nag-iisang pambasang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak-tatak. Bitag, ako po si Ben. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Ang programang ito ay atid sa inyo ng hashtag ipabitag mo community service partners. Cebuana Luwalier. King's Premium 825ml, available sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide at sa DCMI Las Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe,
Taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Pagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero singpisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa. Para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Plazmall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Mabibili din ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Bagong timpla, pareho ang pisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Mahalagang paalala, ang King's Premium 825ml ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang sakit. Magbabalik po ang isang pambansang sumbungan, hashtag ipapitag mo. Matagal na po kaming nilalapitan po ang sino man. 2002, nag-umpisa na po ang bitag na talagang binuksan po aming pintuan para sa mga taong lumalapit po sa amin. Karamihan pong palabas ng bitag ay nanggagaling po sa aming action center. Kung minsan, pakikipagtulungan ng mga alagad ng batas na binibigay ang information, tinatrabaho namin, o di naman kaya mga kumpanya, kahit sino po, mayaman, mahirap, wala po kami pinipili. Ang gusto lang po namin sabihin sa inyo, una sa lahat, kapag ang reklamo'y patungkol sa mag-asawa, maingat po kami pribado, kung maaari hindi po namin gustong i-ere kasi ayaw po namin palalain ang away ng mga mag-asawa. Ang amin lamang ay kung maaari mapag-ayos. Kung si Mr. si Mrs. ay nagluloko, hindi po kami interesado diyan. Quietly, silently, privately, we will do the best that we can to help and make sure na mabuo pa rin yung pamilya. Iisalba sila sa kahiyaan, pagtawanan. Kasi karamihan po, kung maaari, ang gusto po namin, pag-unawa po ninyo sa mga taong lumalapit. Pag ang isang tao ay biktima ng pananakit, panluloko, pananamantala, at nakita nyo medyo hindi nyo nagustuhan yung presentation ng biktima, huwag nyo pong ibabash. Biktima nga nang sila, ibabash nyo pa. So ngayon, alam nyo kung minsan kami po ay magpapakita sa inyo ng mga sumbong na kung minsan yung hindi mo stepdad ka lang, hindi mo tunay na anak, butangero ka. Dito po kami galit eh. Matagal na po kaming takbuhan ng mga inaabuso. Iba po ang atake ng bitag. Ito po mga ganito ang bagay na to. Ano mang pang-aabuso sa loob ng pamamahay, lalo na pang-aabuso, pananakit sa mga paslit or sa kababaihan, kontra po kami dyan. Pananakit sa mga kababaihan at pananakit sa mga paslit, sa mga bata. Ay batas tayo riyan. Violence against women and children. Ibang klase ito eh.
Ito, babalikan po natin. Dito talaga makikita niyo yung angas ng bitag. Iba po. Mabuti-buti nga ka mo ngayon eh. Dahil malimit akong pinaiinom ng pineapple juice ni James at ni Raul at sagot gulaman, kumakalma ako. Pero nung mga bata-bata pa tayo, medyo bata pa rin naman tayo ngayon. Si James lang tumatanda. Kasi Raul, medyo nagbago ng ulo niya. Hindi na ano, okay na. So, medyo kalmado. Ngayon, ito pong papakita po natin at ipipresenta po namin kasi hindi na po masyado kasi sa dami po ng mga trinabaho po namin. Huwag kayong magtataka, matagal na po kami pag ganitong klase. Hindi mo public service, community service, sumbungan po kami. NGO po kami. Nilalapitan, 22 years na po yan. So ngayon, ito po'y 2019, ipapakita po natin yung investigator po na nagtrabaho po rito, tinilapit po sa amin. Kami po, bago po papasok sa amin ang mga sumbong, iniimbestigahan po muna namin na maigi. No, ngayon, isa po dito sa mga that time, researcher pa lang at medyo tumutulong pa sa atin, graduate pala ng Baste. Itong si Luke, ito agad yung kanyang siguro ipipresenta sa atin. Luke, kumusta ka na? Okay lang naman po, sir. Okay. Okay. Sige, balikan natin to. Balik tanaw tayo rito. Yes, sir. Ang tawag dito ay blast from the past. Bigyan mo sila ng dito sa that time nung ikaw in charge pa rito, ikaw yung researcher at ikaw rin yung kumanda nito dahil tinatrabaho ng grupo natin. Balikan natin. Ito. Bata, okay? Yes, sir. Sige, kwento mo. Sir, ang nangyari po kasi dito, sir, is yung mother po lumapit po sa atin dito. Ang kanyang reklamo po ay sinasaktan po ng kanyang dating partner itong anak niya po. Na, dating partner? Yes, sir, na 4 years old po, sir. Bali, ang sabi niya po, parang iniikot-ikot daw po yung mga limbs nung bata, pinipingot, kinukurot yung ilong. Natatandaan ko yan? Yes, sir. Ngayon, sir, gusto naman niya po daw magsumbong, kaso nga lang, tinatakot po siya na, sige, lumapit ka, wala ka naman pang demanda. Hanggang to the point po, dito na po siya lumapit, sir. Naalala ko pa nga po nun, sir, na parang napagalitan niyo pa po yung mother kasi niya, bakit ngayon lang kayo lumalapit? Eh, ang tagal na palang nangyayari itong nangyayari sa bata. Ba't ngayon ka lang po lumalapit? Linawin natin, Luke. Ano? Hindi ako nagagalit dun sa nagsusumbong. Nagagalit ako na sa tagal ng panahon, tinago niya. Opo. Kaya lumakas ang loob ng sinasabing butangerong ama-amahan. Opo. Okay, continue mo. Ngayon, sir, ora mismo din naman po, pinuntahan po nung mga bitag staff po itong partner sa Marikina, and then nakausap niyo po, sir. Nasabi niyo nga po na parang torture style po yung ginawa nitong partner sa bata, pero ang sabi naman po nitong partner hinaharot lang naman daw po niya. Ngayon, sir, nakausap niyo nga po, ito, napagalitan niyo nga ho na mali yung ginagawa niyo, bata lang yan. Okay. Ba't niyo kailangan gawin yan, sir? Ngayon po, after po niyo pong makausap, humingi po siya ng pasensya sa nanay at sa bata. Sinubukan niya rin pong humingi ng pasensya sa bata. Kaso nga lang, sir, parang ayaw na po lumapit ng bata. Takot kasi na. Nga, na-trauma na po eh. Na-trauma na, sir. Ngayon, sir, sa huli po, ang sabi po ng mother, magsasampa po siya ng kaso laban po dito sa ex-partner niya po para okay. Po sa ustisya ng kanyang anak po, okay. Sir. Kami po ay magsasabi po sa inyo, women's and children, ano mang pananakit, ano mang bagay na ginawa ninyo, huwag niyo pong tiisin. Pag yung lalaking butangero or sino mang nananakit sa bata, dapat magpatingin na po yun. Kasi pag pinabayaan natin yan, baka aabot sa puntong, baka may mapinsala. Di lang po dyan. Malaking kapinsalaan sa bata o sa kababaihan. Baka pag lumabis, baka sementeryo yung hantungan. Huwag po kayong magkatubiling lumapit agad. Ano mang estilo ng pang-aabuso, pananakit, pananamantala, panloloko, pagpapabaya, ipabitag nyo agad. Ilalaban po namin yan. Ibang klase po kami. Di po namin kayo iiwan. Ito po, panoorin. Alam mong ginagawa mo, hindi? Alam po. Alam mo? Pa pala, kung nandyan ako, sinipa na kita sa lalamunan mo eh. Papatayan lang na kita ng camera. Sa swerte mo, nandito ako. Physical abuse? Child abuse? Ilang taon? 4 years old po. Binabali niya? Po, yung kamay. Ba't di mo hambalusin yung boyfriend mo?
Kahit naman po ako nasasaktan ng pag nag-aaway kami. Sinasaktan ka? Kahit lumaban ako eh, malakas po yung lalaki. Kaya ko laging asawa mo? Mga 5'6 po. Ah, ganun. Mas malaki katawan niyo. Ah, ganun. Sabi, gusto mong manghimaso ka eh? Opo, kasi nga po, sabi pa niya sa akin, wala daw akong perang pandemanda sa kanya. Okay. Saan kumatatagpuan ang boyfriend mo? Sa Marikina po. Tuloy pa ba ang relasyon niya? Hindi na po. Ngayon, kaya ka ba pumunta dahil hiwalay na kayo? Hindi po. Bakit hindi ka lumapit ng panahon na po ng sinasaktan? Eh, pa rin pala eh. Pwede sabihin ng pulis, gumaganti ka lang dahil gusto mong balik sa kanya. Ganti lang yan eh. Anak mo, sinasaktan, sinasabi ngayon ka lang lalapit. Parang ganti lang to eh. Retaliation dahil iniwang ka. Paano kita mapagtatanggol, nanay ka, ikaw ang una, ang mother instinct. Napakahalaga. O, ba't ka lang ngayon nagsumbong? Eh, parang willing victim ka rin eh. Tinago mo rin yung krimen niya. Eh, kumbaga, kinonsinti mo ang pangnanakit sa iyong anak. Alang-alang sa relasyon ninyo, hindi mo binulgar. Kasi kung nakaabot sa amin itong p***a, sinampo lang kayong p***a yan eh. Kailan mo na-discover ito? Disyembre, Nobyembre. Alam niyo, ginagawa niya itong Nobyembre pa lang. Opo. Ginagawa niya ang Disyembre. Guilty ka. Konsintidora ka. Saan? Yung kaibigan ko po kumuha ng picture na niya. Abulin yung lalaki. We'll take care of this, okay? I want a f***ing surveillance of this mother. Ang hinuyupak na yan. You know, we will confront this motherfucker. Yes, sir. Alright, we will use that as evidence, so he'll be invited at the police station. Pick this motherfucker for investigation. Okay, huh? Diyan. Ito po, naglalambingin po kami yan sa ano. Katapos lang naman yan, bago lang po kami, naghihintay po habang kumain yan. Naglalambingin po kami yan sa kama. Ito po, sinabi ko po yan nung time na nagkukulit po siya. Okay. Na parang tinakot ko lang po, tapos binaba ko din po agad. Binaba ko din po siya agad. Kasi ito po, yun po yung time na ito po yan, isa lang po yan. Na naglalambingin po kami yan. Pero, pero wala po akong intention na bugbugin ng bata. Ito. Ito, sir? Oo. Ano po yan? Yung time na naipit po yung tenga niya po yan. Naipit saan yan? Na siguro po, yung pag-ano ko po, nung nagalambingin po kami. Okay. Ito. Sa ilong. Yan po, yung pinasil ko po yung ilong yan. Okay, sir. So, aminado ka, nagawa mo naman lahat yan, ano? Okay. Okay. Ito ba, tanong ko sa'yo, kapag ikaw ba may anak, ganyanin ang anak mo na ibang tao, anong mararamdaman mo? Siguro po, masasaktan po. Sasaktan. So, masasaktan ka rin. Pero noong time po yan, naglalambingan po kami yan. Parang hindi paglalambingin, ginawa mo. Imbis na awatin niya po ako, pinipicture niya pa ako. Eh, bakit kailang awatin ka pa? Hindi po, lambingan po yan. Pinag-iakitan niya, sabi ko, tigilan mo, pero hindi ka nakikinig. Umiiyak yung bata, oh. Ano bang meron ka? Umiiyak ang bata dyan. Diba? Yung sa amin, ang hinihingi lang naman namin kasama sina ma'am, yung katotohanan. Yes. Deserve niya ba yan? 4 na taon? Kahit sa iyo, kahit sa matanda, kahit sa iyo nga, gawin niya, masasaktan ka rin. Diba? Gawin ko kaya sa iyo ngayon yan. Balita ko, hindi ka daw natatakot kahit itulfo ka. Ay, wala pa ko sinabing ganun. Edwin D. Guzman, San Jose. Usapin ka na ni Sir Ben, ha? Edwin!
Opo, sir. Edwin, alam mo ba kung bakit yung mga tao namin sa Bitag nandiyan? Opo. Anong dahilan? Tanong ko sa'yo kung ba't alam mo? Sir, nireklamo ko ako ngayon, sir. Kasi ganito, Edwin. Nareklamo ka sa akin. Nabuisit ako ng gusto na makita ko. Opo. Na may mga litrato sa bata na sinabit mo ng parang unggoy. Yung maganda yun para sa bata. Pangalawa, okay. Nakita ko rin yung ginawa mo doon sa pananakit, ginagawa mong parang punching bag o anuman yung mga pananakit na yan. Hindi tama yan. May batas tayo yan. Alam mo ba yan? Sinabit ko na po siya dahil nag-ano po, yung tinakot na po na naglilikot. Alam mo ba yung style mo parang torture sa bata? Alam mo ginagawa mo? Hindi. Alam po. Alam mo? Yeah. Ako pala, kung nandiyan ako, sinipa na kita sa lalamunan mo eh. Papatayan lang na kita ng camera. Malas mo, may swerte mo, nandito ako. Pero kung ako nandiyan, makakatikim ka sa akin. Makakatikim ka sa akin sa ginawa mo. Kung gusto mo manakit, manakit ka sa kapwa mong kasing laki mo. Huwag yung mga batang walang kalaban-laban, sobrang takot sa'yo. Alam mo ba kung ginawa mo sa bata, magkakaroon ng trauma yan. Magkakaproblema yan pag laki, pag hindi na therapy yan. Ito sinasabi ko sa'yo. Pag tuwing maalala ng bata yung ginawa mo sa kanyang putok sa buhong isang gawang sadista ka, magkakaroon ng epekto yan. Sad experience yan. Naintindihan mo? Opo. Ikaw ba nung bata ka, inabuso ka? Hindi pa po, sir. O bakit mo nagagawa na parang sadista ka, bata lang, paslit, inosente, anghel? Saktan mo, sige nga. Nasaan ang katinuan mo? Kung talagang hindi ka, nagdodroga ka ba? Ay, hindi po, sir. Siguro ikaw, dapat magpasuri ka. Kakahambalusin kita talaga, makakatikim ka sa akin. Kahuhubad akong sapatos, palo ko sa ulo mo. Hindi ako nagbibiro. Pasensya na po. Bakit ka magpapasensya? Magpasensya ka doon sa bata. Opo, opo. Naintindihan mo? Opo. Noong una, hindi ko pinapansin yung reklamo ng girlfriend mo. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo. Maghiwalay kayo. Sa akin dito, yung bata, protektado ng estado. Inalapitan kami. Ako, nabuisit ako dahil walang matayo sa bata. Opo. Trabaho ko, tagapagtanggol ng mga inape, inabuso. Ito, lalagay kita sa investigasyon. Alam mo, tutulong kami magsampan ng kaso sa iyo. Patitikimin kita sa ginawang mo. So ngayon, hindi na kita kakausapin. Nag-iwan ako ng mensahe. Susunod na gawin mo to. Naku, Diyos, hindi ako naglalagay ng batas sa kamay ko. Pero sa akin, eh, malas mo. Pambansang sumbungan ako. Si Ben Tulfo, si Bitag. Tandaan mo to. Huwag lang mag-cross ang landas nating putok sa buho ka. Wala naman ako ano eh, habi ko, hindi na para pangalaya yun, humingi ako ng pasensya doon sa nga na mag-ina, ano. Never ako humingi ng pasensya eh. Ngayon lang, ngayon lang. Ngayon ka lang humingi ng pasensya. Sir? Ngayon lang humingi ng pasensya. Hindi sir, kahit nasang nila po ako, nasa bahay nila ako, sabi ko. Habi ko, sorry. Ay, kasi nung ano eh, sabi mo pa nga, ba't akong magsasorry? Wala naman akong ginawa. Ikaw, kung ano, kung ayaw mong tanggalin yung sorry ko. Okay lang sa'yo, kasuhan ka. Mahukulong ka, okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo. Humingi na ako ng pasensya sa inyong mag-ina eh. Humingi ka ng sorry sa bata. Ano masasabi mo dyan? O, ano mo, nagkaroon ng karma. Sa'yo yung bata ko. O, sabihin mo na yung ano. Kung ano mo planong bubugin to, ano ba? Eh, yung naranasan sa'yo ng anak. Kung ano mo ito, parang bubugin to. Hindi. Eh, mga akong ka. Okay mo. Sige, sige. Tito. Halongin mo. Tito. Ano ba sa'yo? Ano sa iyo kasi kaya, yung naramdam mo kasi galit na lang eh. Galit na lang sa kay Edwin eh. Kumbaga, idinin mo na lang ng gusto eh. Yun na lang eh. Hindi. Dahilan mo na lang sa bata na, oh, totoo. Minsan nakikita ko minsan na, may, pero siguro parang na ano lang siya, na, doktuwa. Sa tingin mo, bakit siya nagalit? Ikaw din sumagot. Bakit siya nagalit? Bakit siya nagalit? Sino po? Sige nga. Si Thea, bakit nagagalit ito sa kapatid? Bakit siya nagalit? Sa tingin mo? Total, ikaw rin naman siya. Siguro nang pinagawain yun ng panahon na ano, yung kagiwalay nila. Kasi, ano ginagawa sa'yo ni Edwin? Pinisulto nga lang sa ilong. Pinisulto mo yung ilong niyan, yung tenga, kanilabi hanggang mamamatay. Ayan, tita mo?
Nasaan ang gagat tayo? Huwag naman ako igiin na ganyan. Huwag naman ako igiin na ganyan. Huwag naman ako igiin. Matamatapang ka pa. Alam mo, ginawa mo lahat sa anak ko yan. Ay, hindi mo nagmamatapang, Teya. Ito naman, kinakausap pa ng maayos eh. Di ba kinakagat mo yung ilong? Kinakagat mo yung labi? Pinipinipin mo ng anak ko? Tapos ako pa masama ngayon? Eh, hindi naman masamang ganun. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi naman... Pag-alam mo yan, magbibibata ako! Di para sa akin, para sa anak ko. Nilagati ko asawa, hindi nagawa yun sa mga anak ko. So ganito kasi, bali ang proseso niya ay total, kahit na iwalayin sila, pwede naman siya mag-file ng BPO. Ibig sabihin po ng BPO, barangay protection order, na hindi siya pwede kung ano ang galawin. Yun po yung tinatawag na BPO, barangay protection order, para sa kanya. So, magpa-file ka rito ng BPO, within 15 days po yun. So kung ano, pwede mo ituloy pa rin yun. Kung talagang hindi mo siya mapapatawad. Pero mababaliwala yung BPO na yun kung kayo magkakasundo. Yung inyong nakikita hanggang ngayon, sumiklab pa rin yung galit ko rito, mga boss, hindi pa ako nagdadrama. Kayo pong mga babae, ina, or sino mang may boyfriend, na sinasaktan po kayo. Pati mga mahal nyo sa boy, sinasaktan. Tulad noon, galit po ako doon sa nanay, hindi po sa kanyang pagkatao, sa kanyang ginawa. Kung hindi pa po siya iniwan ng kanyang boyfriend, hindi po makakaabot yung sumbong sa... Doon po ako nagagalit. Tao rin po ako, marunong po ako magalit. Isang bagay, iba po kasi sa pambansang sumbungan, kami po yung nag-iimbestiga, hindi po parang palabas. Lahat po nakikita nyo, totoong tao. Totoong reklamo sa totoong mundong ginagalawan po natin. Di po natin gawing palabas pagkakitaan yung mga ganyang klaseng sumbong. Yun po'y parang mag-iwan ang tatak sa inyo na huwag dapat mang isuka yung mga ganong klaseng gawain sa loob ng pamamahay sa lipunan po natin. Pro-family po kami. At ang nag-iisang pambansang sumbungan, iba po yung tatak. Kapag kayo po'y nasa tama, kung kayo po'y nasa tama, ilalaban po namin kayo. Di po namin kayo iiwan. Iba po yung tatak namin. Iba yung tatak ng tulong. Iba po ang bitag ng nag-iisang pambansang sumbungan. Ako po si Ben. Pag ikay nasa tama, pag ikay inabuso, kapag ikay pinagsamantalahan, sinaktan, niloko, pinabayaan, pagpapabaya, ninuman, na may kapangyarihan doon sa taong mga pinamumunuan mo, huwag na pong mag-atubiling, ipabitag mo! Ang programang inyong napanood ay atid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwalier. King's Premium 825ml. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa DCMI Laz Mall and Shopee Mall. Hotel Sogo. So clean, so good. Orich International Traders Incorporated. Your Filipino food and beverage company. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Bagcor, advocates for responsible gaming. CLTV 36.